mga salita. Aleluya, aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw niyang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Matapos nating marinig ang mga kahangahangang mga nagawa o ginagawa ni Jesus sa iba't ibang lugar, ngayon po ay medyo nakakalungkot, no, na marinig na mismong sa kanyang bayan, sa kanyang kinalakihan ay nahirapan ang kanyang mga kaanak, nahirapan ang kanyang mga kapitbahay na maging masaya para kay Kristo. Para bang yung kapitbahay mo o kaya kalahi mo ay medyo may nararating na sa buhay o kaya nakikilala na sa iba't ibang lugar. Pero pagdating dito sa kanila, parang hindi sila masaya. Naranasan niyo ba yung, no, yung mismong kamag-anak? No? Mismong kamag-anak ay hindi nagiging masaya. No, parang hindi mo maintindihan kung bakit, no? Kasi nagsikap ka naman, talagang ginawa mo naman yung tama, yung mabuti, para makapagbigay ka ng karangalan, hindi lang sa lahi mo, kundi maging sa lugar ninyo, no? Pero sadyang may mga kamag-anak, kadugo, na hindi nagiging masaya sa kung anuman ang iyong narating. Ito yung isang ugali sana na maitama natin at, no, makontrol natin. Wala kasi tayong control sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao, pero tayo mayroong control sa kung ano ang mararamdaman natin. Kasi, no, sabi nga dito, kapag sinusubuan ko din, no, intindihin bakit hindi naging masaya yung mga kababayan mismo ni Jesus, no, sa kanyang sariling bayan. Ba't hindi nakuhang naging masaya? Para, at least man lang, kahit doon para kay Jesus, para kay Maria, na kanyang ina, para doon sa mga nabanggit na mga pangalan. Pero dito po, no, hindi nila matanggap kasi na si Kristo, dating karpentero lang, dating anak ng karpentero, mahirap lang, bakit ngayon
sikat na. Sabi pa nga, di ba, paano siya nakagagawa niyan? Paano niya nagawa yan? Halimbawa po, kayo po, no? Pag ganito yung nagiging reaction mo sa taong nagtatagumpay, kailan mo masuri, bakit hindi ako naging masaya para sa kanya? O pwede kasi makita na insecure ka, o kaya naman, nainggit ka. Nainggit ka kasi, no, buti pa siya. Okay, na-insecure ka kasi ikaw may sinasabi sa buhay. Kayang-kaya mo naman, pero hindi ka naging kasing tagumpay, naging kasing galing. Pag may ganyan ng damdamin, hindi ka nga talaga, hindi mo ma-appreciate yung achievements ng mismong kapatid mo. I-ano na natin, i-direct na natin sa kapatid mo, pinsan mo, kamag-anak mo. Kasi madaling intindihin yung kapitbahay mo, madaling maintindihan yan kung nai-insecure sa, no, sa nakakapagpatayo ka na ng bahay, no, nakakabili ka ng mga gamit. Madali yan maintindihan. Eh. Pero ang mahirap tanggapin kung mismong kadugo mo, mismong kapamilya mo, ay hindi nagiging masaya para sa iyo. Pero ganun pa man, kahit ganun ang naging attitude, no, ng mga kaanak ni Jesus sa kanya, okay lang, tuloy lang. Kung hindi naman niya kawalan, malaking kawalan para sa kanila. Eh wag din, para bang wag mo rin ubusin ng iyong oras o panahon para maibigin ka o magustuhan ka ng iyong mga kaanak. Sadyang hindi eh. Siguro, unawain mo na lang, intindihin mo na lang kung ano yung pinanggagalingan naman nila. Mahirap din kasi na ipupilit mo na maging masaya sila sa achievements mo. Hayaan mo na, hindi ka naman hindi mo naman siguro ginawa yun para manginggit. Hindi mo naman siguro intensyon para magyabang. Kasi pag inarap mo yon, pag pinatulan mo yon, eh mawawala tuloy yung purpose. Mawawala yung meaning kung bakit ka nagsikap. Tuloy mo lang ang pagsisikap mo. Isang araw naman, eh baka ikaw din ang lalapitan ng mga yan para sa tulong. No? So, sa ngayon, sana ito yung mas tingnan natin. Hindi man siya tinanggap, may mga taong tatanggap naman. At yun na lang yung pagtuunan mo ng pansin. So, ulitin ko, no? Sana, kung sakali meron tayong nararating sa buhay, manatili tayong mapagpakumbaba. Manatili tayong nakatapang sa lupa habang ipinapapatuloy natin ang mga misyon na iniatang sa atin ng Diyos. Amen.